갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Matapos ang aking buhay pensionado nang wala namang pensyon sa loob ng isang magarang hotel, ay dumating na rin ang araw na aking pinakahihintay, ang makasampa muli ng barko. Ang dapat na sana ay 14 na araw na quarantine ay inabot ng 52 araw. Dahil hindi kami makaflight kung saang bansa naroon ang barko, kaya naman mismong barko na ang pumunta kung nasaan kami. Bago pa man kami makaalis, ay halos 3 beses akong dumaan sa COVID test. Salamat na lamang at lahat ay negatibo. Pero sa di inaasahang pagkakataon, ang ilan sa mga kasama ko ay nagpositibo, kung kaya't kinakailangan na naman silang palitan. Nakapagtataka lang dahil halos 2 buwan nang nasa loob ng hotel at negatibo naman ang mga naunang test, pero bakit sa 2nd pagkakataon ay nagpositibo na? Paano nangyari nagpositibo sila? Gayong halos lumagpas na sa 14 na araw ang kaming quarantine. At halos wala na rin kaming contact sa labas. Kung paano nangyari yon, sila lang ang nakakaalam. Kaya naman, kahit masakit sa kalooban ay naiwan ang ilan naming kasamahan. Gabi pa lang ay abala na ako sa pag-iimpake ng aking mga gamit. Dahil sa tagal ko dito sa hotel, mismo mga gamit ko ay nag-uunahan ang bumalik sa loob ng maleta. Excited masyado. Madaling araw pa lang, nakaready na ako. Pero pagbaba ko, ang sabi sa hotel, hindi pwedeng bumaba hanggat wala ang negative result ng test. Kung kaya, kinakailangan ko muna i-forward sa email nila ang result. Good morning mga legend. Ito na yung ating hinihintay, ang makalabas tayo dito after 52 days. Salamat sa matagal na araw na pag-stay dito. Ayan, mamimiss ko itong lugar na to. Matapos maipadala ang resulta, heto na at pinayagan na akong lumabas. Naghihintay na rin sa labas ang aking kasama at ang service mula sa aming kumpanya. Mula Alabang, pupunta kami ng Manila Bay kung saan nakaangkla ang barko at naghihintay sa aming pagdating. Pero bago yan, dinaanan muna namin ang iba pa naming kasama na nagmula naman sa iba't ibang hotel. At syempre, kumain muna kami. Salamat sa aming driver. Full service talaga. Dahil di kami pwedeng lumabas ng sasakyan, ipinag-take out na lang kami ng Jollibee. Pagkatapos kumain, oras na para dumiretso sa ating tunay na pakay. Ang makasampa sa barko at makauwi naman ang ibang crew na matagal na rin naghihintay na makauwi. Pagdating namin sa Pier 15, naghintay na naman kami para sa proseso ng aming mga dokumento. At syempre, ang result ng aming COVID test ay kailangan maipakita. At kailangan rin namin mag-fill up ng form na katunayan na kami ay nag-quarantine ng 14 days. Yun nga lang, hindi lang 14 days ang inabot ko, kundi 52 days. Nang matapos ang mga dokumento, ay sumakay na kami sa service boat para ihatid kung nasaan ang barko nakaangkla. Kanya-kanyang pwesto, lahat excited na makarating. Ang iba naman, sinusulit ang signal para makatawag at makatext sa kani-kanilang pamilya. Halos mga 2 oras ang itatagal ng aming biyahe para makarating kung nasaan ang barko. Nakita mo yung anak ka? Eto na tayo mga ka-legend, andito na kami sa Pier 15. Bali, pupunta na kami ngayon sa aming barko na sasakyan sa Manila Bay. Thank you.
at sa wakas nakita rin namin ang aming hinahanap, ang paraburdo. Kahit na matagal na kaming nagbabarko, lahat excited pa rin na picturean ang barko na para bang ngayon lang nakakita ng ganito kalaking barko. May haba lang naman itong 329 meters at may lapad na 57 meters. Isa ito sa pinakamalaking barko na aking nasakyan. Gamit ang crane, binuhat ang aming mga bagahe paakyat dahil mahirap magbitbit tapos dadaan ka sa hagdan. Welcome po kayo sa club. Please like and share. Huwag nyo kalimutan. Okay? This is Nasa Lingon ang Palomino. Please like and share. Hanap buhay muna ha. Hanap buhay muna. Oras na para sa aming pagsampa. So tara, akit na tayo. Subscribe nga Marino Legends ha. Wala problema din Marino Legends. Marino Legends sa YouTube. Sir, tama sa brief.